Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglebag-lebag na daw, with evidence ako, grabe naman to. May nakita akong video, and this video is part was part sa conference na Benny Abante at Dan Fernandez kahapon. Na-shock ako kabibig sa statement ni Benny Abante tungkol sa pagiging pusher at inihambing niya ito sa mga pulis na pumapatay ng mga drug addict. As in, nawindang ako ba na ganito ba mag-isip ang isang kongresista? As in, sino bang, ano, parang kinukumpara niya ang pagiging pusher at pagiging pulis na alam mo naman yung pagiging pusher. Marami ang nasirang buhay, oy. Huwag tayong maging bulag. Kasi palaging iniisip yung EJK, yung mga inosente na damay sa drug war. How about yung mga nasira ang buhay dahil sa droga? Yung pamilyang nagkawatak-watak, yung mga batang nahasa, pinatay, tinapon. Diba? Pero kayo puro kayo focus sa war on drugs, yung mga inosente, madami pala ang binang. Pero kung hanapan mo ang ng data ba, yung mga nabiktima ng drogas, mas madami, possibly millions na yan. Diba? So ito kabibiga, may ipapanood akong video sa inyo na talagang mawiwindang ka sa statement ni Benny Abante. Iisipin mo talaga, ito ba, alam pa ni Benny Abante kung ano ang pinagsasabi niya? Handa ba siya sa presko na ito? Kasi pag hindi siya handa sa presko nito, sana hindi siya mapapresko kasi lahat ng mga sinasabi niya magbubumirang sa kanya. And he's running for another term. Eh baka hindi siya makaupo dahil sa mga statements niya. O eto kabibig ha, ipapakita ko sa inyo yung video na ito. At talagang na-shock ang mga tao sa statement ni Benny Abante. So ito kabibig ha, makinig tayo. Sa pulis na pumapatay din. Ito. Wait for a while. Ito yon. Ito yung kabibig. Sige. Let's listen up. Okay. Check the volume. Okay na ang volume. Okay, let's begin. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Wow! Trabaho na pala pagiging drug pusher? My God! Wala na shock ako. And then, parang tinotolerate ni Benny Abante? What if yung mga drug pusher na nanonood sa video ito? Mas mila, uy, ang congressman, oh, sinasabi yung pagiging pusher isang trabaho, parang ni-normalize, parang accept na sa Pilipinas na pagiging drug pusher isang trabaho. Eh kung ganun, marami na. Maraming mahihirap ang gusto maging drug pusher kasi trabaho eh. Bilang isang kongresista, you're speaking like this. Ikaw, ano bang nagawa mo para matapos na ang war on drugs natin? Para hindi mo sabihin na ang pagiging pusher ay isang trabaho. Di ba isang sampal sa isang kongresista na sasabihin sa lahat ng tao na kapanood sa kanya na ang pagiging pusher ay isang trabaho? Bilang nasa gobyerno, bilang binigyan kayo ng budget para baguhin ang status ng buhay ng Pilipino. Ano na? Ganito lang ba? Ah, mahirap na tao ito na kumikita sa drugs. Wow. Talaga na-shock ako eh. Mahirap na tao ito. Talagang very, ano ba, wala na silang tawag dito. Very confident nilang sabihin na mahirap na taong ito na walang ibang ways na kumikita is through drugs. So okay lang. Okay lang pala. Kaya nga hindi masolusyonan ang kahirapan ng mga Pilipino is dahil sa mga may mga politiko na parang, oh sige, pusher ka, makahirap ka ng, makahanap ka ng pera, trabaho na yan. Parang hindi tayo iniisip eh. Nakita niyo mga kabibig? Para makakain sila, anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher? Of course, pulis sila, trabaho nila yun. Nanumpa sila sa bayan natin para merong peace ang Pilipinas. Sir, may pagkaiba doon. Yung pagiging tulak ng droga, masama yun. Yung pagiging pulis, hindi masama yun. Diba? May pagkaiba po, sir.
Hindi po trabaho ang pagiging pusher. Pulis po, trabaho po iyon. Pinoprotektahan niya ang maraming tao laban sa mga elemento na pwedeng kikitil sa buhay nila. Yun po ang pagkukumpara natin. Kung yan po ang inyong paniniwala, edi ma'am, delikado na ang Pilipinas. Upang magkaroon ng pera, ano pa kakaiba? Ano upang magkaroon ng pera? Oh, sir, hindi pa nga, kasi sabi nila, may mga pulis na tumatanggap ng pera, nung war on drugs, pag makapatay sila ng malaking tao, malaking isda, na tungkol sa mga drug addict, ganito, magkaroon sila ng pera. Sir, hindi pa nga yan na finalized na meron ba talaga? Diba? Si Colonel Grijaldo nga, gusto niyong paaminin na may reward system, hindi sinakyan ang trip niyo. So wala pa talagang final na decision o final na document or statement na totoo itong mga sinasabi na may reward system. Ngayon mga pulis, parang ginudge mo na lahat na sumali sa war on drugs. Na kayong lahat na sumali sa war on drugs, binayaran kayo. Diba? Wala pa kakaiba eh. Grabe. Nashock ako kabibig. Na ganito pala. As in, may pagkakaiba po. Trabaho po ang pagiging pulis. Noble po ang pagiging pulis. Sila po ang nagpoprotekta sa atin. Tama nga ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kung manglaban itong mga kriminal na ito, itong mga drugistang ito, do you think ang mga drugistang ito, pag ang pulis ang kaharap, hindi nila papatayin ang pulis? So anong gagawin ng mga pulis? Sige, unahan nyo kami. Ratratin nyo kami. Diba? Tapos, feel ko ha, yung opposition, feel ko pang mas pinagtanggol pa nila yung mga drugistang yan na maraming sinisirang buhay. Maraming mga taong pinapatay. Shock ako. Again ha, makinig tayo ulit ha. Para sure. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Ah, mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Sir, alam mo kung ano ang pagkakaiba? Wala kang ginawa para matugunan ang kahirapan ng bansa. Bilang kongresista, I'm sure may budget ka para matugunan ang kahirapan at pangangailangan ng mga constituents mo. Ikaw po, ano pong nagawa mo para maibsan ang gutom ng inyong mga constituents? Yun po ang hinahanap namin pagkakaiba. Kasi pag tinotolerate mo ang pusher sa area mo, edi ikaw na. Kasi based yung statement, wala kami maaasahan na pagbabago sa Pilipinas kung ganitong estilo na pag-iisip meron po kayo. Di ba mga kabibig? Ay, wawa ang Pilipinas. Kaya nga sabi nila, oy, mag-isip-isip tayo sa 2025. Kung taga Manila ka at ibuboto mo pa yan, bobo ka talaga from Tio Moreno. Okay na po, Pastor. Alam nyo na kung saan kayo nakapwesto after life. From Rene Hernandez Ables. Ito pa. Sabi naman ni Sas Rogando Sasot, itong sabi ni Sas ha, Congressman Pastor Abante, drug pushing po ay hindi trabaho. Krimen po iyon. Tama! Ang pulis, trabaho nila walisin sa lipunan ang mga katulad ng pusher. And you don't see any difference. Tama mga kabibig. Diba? Naku, congressman pa naman, yan ang paniniwala nila. Kahapon, no, sorry to say, yung press ko nila is to cover up, is to defend themselves. It was messy. It was blastful na talagang boomerang towards them. Ang mga pulis, trabaho nila walasin sa lipunan ang mga katulad ng pusher na may pabuya kapag nakahuli ka kaya naman kahit di na pusher at mukhang pusher, idamay na lang
din dahilan sa pabuya na makuha. Nawala ba ang mga users? Well, from Marilao, Bulacan, Bukawal, Bulacan, still pag-uwi ko sa Pilipinas this year 2024, buhay pa rin naman yung mga pushers at andun sa lugar namin. What is the difference? Mas gusto na lang tao yung pagmumura ni Duterte being bastos sa madaming tao. Hindi katanggap-tanggap ang pag-uugali na ganyan kung ganyan na din ang kalakihan ng mga kabataan. Ask yourself, tama ba yun? Well, for me naman, hindi mo naman makakontrol ang bibig ni Pangulo Duterte. Hindi naman tayo, very demure. Hindi naman tayo parang anghel. Ikaw nga, kung hindi ka makapagpigil sa inyong emosyon, makapagmura ka. And being the president of the country, siya yung nagdala sa Pilipinas. Lahat ng problema sa kanya. Isipin mo kaya, try to put yourself in the shoe of our president. Ikaw yung magpresidente. So kaya mong hindi magmura sa mga problema ng Pilipinas. Sabi mo talaga, excellent. Ay, gusto ko to. I love it. Nakapag-plastic mo. Natura, don't tell me, ask Gloria Arroyo, hindi ba siya makapagmura? Hindi siya na nakapagmura live on TV. Kasi ayaw nilang masira yung imahe nilang demure, yung mga ibang politiko. Pero Digong don't care about that. Digong is very expressive. Bastos siya. Sabi niya, bastos ako. Diba? Ito pa. Mahirap magkipagtalo sa tao nakikita lang ay kumita. Tingin lang nila dyan ay isang commodity or useful tool. Walang gamot dyan sa ganyan. From June Barcega. Ang gusto yata, respetuhin natin ang mga addict at pushers. Kukumustahin naman natin kapamilya, makasama sa bahay ng mga addict. Alamin kung sino dapat halagahan sa komunidad. Tama! I never thought I could hear it from a pastor. I regard pastors highly, but how he reasoned like this matters to me. It's shameful. From Sharon Rose Villar. Okay lang yung kay Abante yung pagbebenta ng drugs. Resonates with the theme of his admin. Okay lang ang droga. The driver, drug haul in Pampanga was instantly buried. O pinag-usapan ba? Wala na. Nawala bigla yung drug haul na yan. Ay, shock lang. Nagaling sa kongresista yung mga statements na yon. And knowing na we're still fighting for it. And alam ko naman, alam nating lahat, bumalik na sila. Bumalik na sila. Yung iba nga sabi, bakit ang gobyerno natin ipinaglalaban sila? Kasi kabibig, you have the right to liberty. You have the right to live. Pero sinisira nila ang buhay nila. Sinisira nila ang maraming pamilya, maraming buhay. Oy, take note, hindi mga matatanda ang gumagamit ng shabu-shabu. May mga bata pa. Diba? Sinisira nila ang future generation ng Pilipinas. Kaya nga nang wiwindangan ako, they're fighting for what? Tayo naman, we're fighting na matapos itong laban sa droga. But I don't know kung may mga tao bang sumusuporta sa adhikain ni Pangulong Duterte. Diba? Kaya nakaka-shock lang na may ganitong statement si Abante na pinukumpara niya ang pagiging drug pusher sa mga pulis na pumapatay ng mga pusher tapos sabi nung nabayaran. Wala pa lang pong clear evidence regarding on that matter. Diba? Ito, by making this claim from Dominic De La Rosa, this guy is attempting to deflect from their own accountability or from the need for broader reforms in both law enforcement and social policy. The stance often rises when politicians want to avoid addressing systemic issues such as poverty, lack of education, or inadequate social services that fuel drug syndicates and fentanyl. Totoo. Gusto nang tabunan yung pagkukulang nila. Gusto nang tabunan kung ano yung hindi na kayang gawin. O meron tayong topic ngayon, no? Ito yung dapat banata natin. Pero yung main problem is nasa likod lang. Hayaan nating mawala yan. Hayaan nating magrampant yan, yung kagutuman. Wala tayong pakialam dyan. Basta ang isipin lang natin ito. O yung sinabi ni dapat focus tayo dito. Diba? Makapagod sa Pilipinas, mga kabibig. I'm sure yung mga ibang OFW na concern na kasi halata na eh. Hindi mo talaga mapipigilan yung pagbabalik nila. Diba? So yan lang po mga kabibigang ating Elias Lebak-Lebak for today. Ano ang inyong komento sa statement ni Benny Abante?
Yan lang po mga kabig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!